Salamat, Panginoon, sa iyong bunga. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako. Hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitugod. Lalaganap alab ng iyong misyon. Ibang taong-taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong bunga. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming mundo. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. Sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Magandang gabi po sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat para sa Regina Jane. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Regina Jane, letare. Alleluia. We are where is the portare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Magalak ka at magpakaligaya, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay. Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalainawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sinumang manalig sa akin ay mabuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isang mapagpalang Biyernes sa inyong lahat na nagsisimba sa Quiapo Church at ganun din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, YouTube, Twitter, sa abroad at mga probinsya. At dahil araw naman muli ng Senyor Nazareno at nakarating tayong lahat dito, eh palakpakan po muna natin ang Senyor. At mga kapanalig, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapaganyaya, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mga para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang banal na misa na ito ay maraming intensyon, ngunit sa muli, isama natin na naway matapos na ang salot ng COVID-19 sa buong mundo. Isama din natin sa misa na ito naway dumami na ang vaccine sa ating bansa at mapabilis ang pagtuturok. Ayan, kami na yung susunod, A4. Sayang naman, kwentuhan pa rin. Eh, may ano na, may supply na. Sana umpisahan na ho natin yan bago pa mag-expire. Ayan. Isama din natin sa misa na ito lahat ng humihiling ng kagalingan sa iba't ibang karamdaman, lalo na ang ating mga frontliners. Naway, huwag kayong tabla ng sakit ng COVID. Isama din natin sa misa na ito ang mga nagpapasalamat na nakatanggap ng grasya sa Poong Jesus Nazareno, lalo na sa mga nagbe-birthday at wedding anniversary. Isama din natin ang kapahingahan ng kaluluwa ng inyong mga minamahal na yumao. At isama din natin ang mga Filipino sa abroad, na naway okay kayo dyan sa UK, Israel, lalo na may gera doon. At isama din natin ang ating mga personal na intention. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa paglukluk mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mo sa pagsalo-salo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay. Sa pamamagitan ng Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari
ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Wika niya, nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay, magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig, at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang hinggit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo," ani ni Jesus. "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan siya ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa muli, isang mapagpalang Biyernes, araw ng Poong Jesus Nazareno, sa inyong lahat na nagsisimba sa Quiapo Church. At ganun din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, sa abroad at mga probinsya. At sa muli, nakita natin rin ang mahal na Birhen na kasakasama natin sa Biyernes na ito. Palakpakan din po natin, mahal na Birhen Maria. Kahapon, mga kapanalig, isang napakasayang o punong-puno ng grasya na araw para sa akin. Sapagkat kahapon, ipinagdiwang ko ang unang Jubilee year ko. May 7 years bilang pari kahapon. Ayan, kasi mga Jubilee years sa kultura ng mga Hudyo na ginaya natin o minana natin mga Kristiyano, 7 years, 25 years, 50 years. Ibig sabihin, special year yan para sa isang pari. So naranasan ko yan kahapon. At sobrang saya. Ang daming bumati sa Messenger, Facebook, text, maraming nagregalo. Maraming salamat nga pala sa mga nagregalo, sa mga bumati. Hindi ko na kayo maisa-isa sa sobrang dami. Pero maraming salamat po. Pagpalaing kayo ng Panginoon. At akala ko kahapon perfect day na. Kasi, di ba, special year, 7 years sa priesthood. Pero bago matapos ang araw, eh meron akong natanggap na hindi magandang balita. Malay mo yan, no? Alam mo, special year, no? Punong-puno na ng grasya, pagpapala, bendisyon. Pero hindi talaga papatalo demonyo. Yan lang masabi ko sa inyo ngayon muna, ha? Small tip, hindi papatalo demonyo. Bago matapos araw, eh nakatanggap ako na hindi magandang balita. Na may malisyoso na nag-aakusa sa akin ng hindi tama. Ang ginawa ko, sinagot ko eh. At pinadalang ko pa ng mga videos bilang ebidensya na sila o siya ay nagkakamali sa paratang nila. Eh pero hindi ko tinapos ang araw sa galit o sa pagkapikon. Hindi ko tinapos. Gusto kong tapusin ang araw ko kagabi na makabawi, na hindi galit o pagkapikon na nasa puso ko. Kaya ang ginawa ko, nagbasa ako ng mga pagbasa natin ngayong araw bilang pagninilay
kung ano ba ang ihohomilya ko sa inyo. At kung kayo po ay nakikinig ngayon sa mga pagbasa, ating narinig sa naunang pagbasa ang mga hirap na dinanas ni San Pablo sa pagsunod niya sa Poong Jesus Nazareno. Pagdating naman sa mabuting balita, ating naman narinig ang hirap na dadanasin ni San Pedro bilang pagsunod sa Poong Jesus Nazareno. Pero kung kilala niyo silang dalawa, si San Pablo ang unang misyonero ng Simbahan Katolika. Marami siyang achievement, marami siyang pinatayong simbahan, marami siyang bininyagan noong unang panahon para maging Katoliko. At siya ang dahilan bakit umabot ang Katolisismo sa ibang parte ng mundo. Ganong kalaki ang achievements sa buhay ni San Pablo. At hindi nalalayo si San Pedro. Diba si San Pedro ang unang santo papa ng Simbahan Katolika? At parehas silang may kakayahan o binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na magbigay ng grasya, pagpapala, bendisyon at milagro sa kapwa-tao. Ganon kaganda ang kanilang mga buhay. Ganon kapunong-puno ng grasya. Ngunit, hindi pa rin mabura ang katotohanan na kahit ganyan na sila, dadaan pa rin sila sa pagdurusa at hirap ng buhay. Kasi yun yung kwento kanina sa naunang pagbasa. Ang mga pagsubok at pagdurusa na dadaanan ni San Pablo, makukulong siya, lilitisin siya, at sa huli ang kamatayan niya, pugot ulo. Samantalang si San Pedro, ganun din. May mga panahon na lilitisin siya, bubugbugin siya, ikukulong siya. At sa huli, anong kamatayan niya? Pinako siya sa krus. Pero kakaiba si San Pedro. Sabi niya, bago pakiusap, pag pinako niyo ko sa krus, pwede pabaliktad. Ayun, ganun namatay si San Pedro. Pinako sa krus, nakabaliktad. Ang punto dito, mga kapanalig, sa inyong lahat na katulad ko, na deboto ng Poong Jesus Nazareno, dahil sa ating debosyon sa Senyor, darating po ang biyaya, grasya, pagpapala, bendisyon at milagro sa ating mga buhay. Pero huwag kalimutan, package deal. Sa likod ng mga grasya na yan, pagpapala, bendisyon at milagro, may mga panahon din sa buhay natin dito sa mundo na ang darating pagsubok, pahirap, sasaktan tayo, hihiyain tayo, iiskandalohin tayo ng kapwa natin. Hindi tayo exempted dyan. Hindi porket deboto tayo, hindi porket mabait tayo, hindi porket gumagawa tayo ng kabutihan dito sa mundo. Hindi ibig sabihin exempted tayo sa pagsubok, paninira, pananakit ng mundong ito. Kaya, kung maranasan nyo yan, huwag nyo lang kalimutan si San Pablo at si San Pedro. Yung mga apostol nga, ganun din pala. Pero nalagpasan nila? Yes. Nalagpasan nila. Dahil sa kanilang pananampalataya at pag-ibig sa Poong Jesus Nazareno. Naway ganun din po sana kayo. Kung grasya nararanasan nyo ngayon, very good. Bilang isang deboto, enjoy nyo yan. Enjoy nyo yan. Samantalahin nyo yan. Pero kung pagsubok naman ang dumarating sa inyo ngayon, kapit lang sa Senyor. Mahal niya tayong lahat. Hindi niya tayo pababayaan at ilulusot niya tayo mula sa mga pagsubok na yan. Ang ending sa kwento ko kahapon, buti na lang sakalam si Father. Sakalam ba? Malakas si Father. hindi ako parang iniismid ako dun sa lugar namin ba? Masakit, no? Pari ako, no? Tapos
may iniisip silang di maganda sa akin, alam mo yun, kahit hindi totoo. Buti na lang sa Kalam si Father, eh may bahay din kami sa kabilang village. Oh, edi kinausap ko yung presidente doon, naikwento ko yung istorya. Eh, Father, walang problema. Wala ka namang ginagawang violation, wala ka namang ginagawang masama. See? Kasi, nagdasal ako, naway tanggalin ang mali siya sa kanilang mga puso at hindi ako nagpadala sa demonyo dahil patuloy akong kumakapit sa Poong Jesus Nazareno. Naway ganun din sana ang gawin ninyo. Kabay pa. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyon katulad kay San Pedro. Hiling natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating itutugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama namin nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdan mga alay ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang umpay ang anak mong minamahal upang magsalo-salo ang tanan sa pigin ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinangako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ni Jose na aming itinalagang arsobispo at ng tanang kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Pedro, San Pablo, San Lazaro, San Roque, Santa Teresa ng Calcuta, San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyon. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay puburihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, maasa. Oong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y
kasama ko ang sangkot na sal, sana'y pakinggan mo ng mapawi na mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. At pagkatapos, pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang hanay o row na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang, sa ginaganap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mo ito ang maging pagsalo-salo sa patawad at buhay na aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, lahat tayo, o pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang mga kapatid namin na nasa banid ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na ni kayo narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-aatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ni kayo niluluwalhati na dyan sa langit na nanalig kami iyong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo, iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Karagdagan announcement po, bili na po ng libro ng ating minamahal na Paris Priest, si Monsignor Ding. Ito po kanyang dalawang libro, tungkol kay San Jose at sa mahal na Birhen Maria. Ang proceeds po nito ay mapupunta sa pang-araw-araw natin na pagbibigay ng ayuda sa mga paligid ng Quiapo Church at sa mga malapit na barangay kulungan na malapit dito sa Quiapo Church. At dahil libro na rin natin pinag-uusapan, ipopromote ko na rin ng libro ng aking kababata, kapitbahay, mabuting kaibigan. Pero she's already based in UK. Ang ginawa niya libro, 50 Days of Easter, COVID-19 Reflections ng Isang Nanay. Ayan po yung title ng kanyang libro, 50 Days of Easter. Oh, aye ha, bayad na ako. At pakitas nga ng kamay ang mga nagsasabing deboto ko ng senior. Pakitas ang kamay. O, tandaan nyo ha. Package deal yan. Package deal. Bilang deboto, makakatanggap tayo ng biyaya, grasya, pagpapala, bendisyon at milagro. Pero package deal, sa isang banda, makakaranas tayo ng pagsubok, paghihirap, pananakit, pang-iinsulto ng kapwa. Ang importante, mapa-maganda o hindi maganda ang ating sitwasyon ngayon, patuloy lang sa pagkapit
sa poong Jesus Nazaren. Mahal niya ang kanyang mga deboto, ang kanyang mga tupa. Hindi niya kayo pababayaan. Iaangat niya tayo sa mga pagsubok na dinadanas natin ngayon. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas po natin ang ating mga kamay. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Niyag mo sa pamamagitan ng krus ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila, mga imahen at dasalan at lalo na ang lahat ng inyong deboto na laging nananalangin at nagsisimba sa inyo. Maraming salamat, Señor, sa mga grasya. Pero tulungan niyo rin kami sa mga pagsubok na dinadanasan namin ngayon. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa mga anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pong banalamisa, may tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Maestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati